inyong lahat mga kasari. So for today's video mga kasari ay mayroon po akong isi-share sa inyo na limang tips po ng aking ginagamit or in-apply po dito sa aking sari-sari store. So bago ang lahat po mga kasari, kumusta po kayong lahat dyan? Sana ayon dyan kayo sa inyong magandang kalagayan at safety kayo sa inyong mga trabaho. So for today's video mga kasari ay pag-uusapan po natin mga kasari ang limang tips na ginagamit ko po dito sa aking pagtitinda. Ayan. So, bago po ang lahat mga kasari, ay papasukin po muna ang ating intro. Hi po mga kasari! Welcome back again sa ating munting channel. So, for today's video ay isi-share ko po sa inyo ang limang tips na aking ginagamit dito sa aking sari-sari store. Ayun po mga kasari, ito po ang aking ginamit or discarte dito sa aking sari-sari store. So dapat po mga kasari na mayroon po tayong discarte sa ating pagtitinda. Ito ang aking isi-share sa inyo mga kasari ay based lang po sa aking ginagamit dito sa aking sari-sari store. So iba-iba po tayong tips and ideas po mga kasari, hindi po tayo hindi po tayo pareho ng location, hindi po tayo pareho ng observation, hindi po tayo pareho ng patakaran. Ayan. So, based on my experience lang po ito mga kasari, ito ay aking ginagamit sa aking tindahan at pwede nyo rin pong gamitin sa inyong tindahan. So, una po mga kasari, ang aking tips dito sa aking tindahan mga kasari ay old and new stock. Expiration and matagal pa pong ma-expire. Ano po ba ang aking ginagawa po mga kasari? So, napag-isipan ko sana mga kasari na yung aking items na paparating na pong ma-expire, ilang days na po mga kasari ay mag-expire na po siya. So, napag-isipan ko mga kasari na yung items na yan ay kakainin na lang or ibigay ko na lang. So, nasayangan po ako mga kasari dahil yung ating items ay isa na din yan na malugi po ang ating tindahan. So ang ginawa ko po mga kasari ay yung items na paparating na pong expiration niya ay ang ginawa ko po mga kasari na nag-list po ako sa presyo. So mayroon naman pong ginansya po mga kasari o tubo. Ang ginagawa ko lang po para madaling mabinta ay nag-list po ako sa presyo. At kinumpara ko po sa mga bagong items. Ayan. So, old items and new items. So, yung dalawang items po mga kasari, tulad po nito mga kasari. Ayan. Example po ito mga kasari. Kanina po, ang ginagawa ko po mga kasari ay si pancit canton, extra hot chili, and pancit canton, chili mansi. Ayan. So, ang ginawa ko po mga kasari, pinagpapili ko po si customer. Saan ka ba bibili? Sa 15 pesos or sa 14 pesos? So, sa totoo lang po mga kasari, ang pancit canton ko po dito ay 15 pesos na po ang aking bintahan. So, ang ginawa ko po mga kasari, na yung items ko pong old stock na paparating na pong ma-expire or malapit ng ma-expire, ang ginawa ko po mga kasari ay nag-list po ako sa presyo. So, yung items ko po na si pancit canton na matagal pang ma-expire, si pancit canton extra hot chili, matagal pa pong ma-expire. So, si pancit canton chili mansi ay ngayong buwan ma-expire na po mga kasari. So, ang ginawa ko po mga kasari na yung pancit canton chili mansi ay nag-list po ako sa presyo. Ginawa kong 14 pesos. Si pancit canton extra hot chili, 15 pesos ang aking presyo. So, sinabihan ko po si customer, saan ka ba sa kanilang dalawa? Sa 14 pesos or sa 15 pesos? So, syempre, dito pibili si customer sa 14 pesos kasi mura. Dito sa 15 pesos, ayaw niya kasi mahal, diba? Yun po ang aking discarte and ideas po dito sa aking sari-sari store mga kasari na bago ko lang pong i-apply dito sa aking tindahan. So, yun po ang aking ginawa mga kasari na yung ating new items and old items ay pwede nating i-list sa presyo para yung items ay mabinta at hindi na po
masayang at maabutan ng expired. Ayan, yun po ang aking ginawa po mga kasari sa aking items sa ngayon na napaparating na po ang expiration. Kasi ang dami ko pong items na maraming expired mga kasari. Napakasayang po mga kasari dahil hindi ko po namalayan o hindi ko po nagawa ng paraan para maibenta ko po ang aking mga items na palapit ng ma-expired. So yun po ang aking ginawa kanina mga kasari. Nabiglaan ko lang pong naisipan mga kasari na ganyan din ang aking gagawin para yung aking items ay hindi masayang at mapakinabangan pa po. Ayan, so yun po ang aking ginawa. Nag-list. And, ayan, sa new and old. So, kinukumpara ko lang po mga kasari at pinipili ko po si customer. So, syempre doon siya sa mura at hindi siya sa mahal. Yung mahal po mga kasari ay yun po ang ating new stock at yung ating mura ay yun po ang ating old stock. So, wag naman murahan ng sobra mga kasari. Yun lang tama-tama at mayroon po tayong kunting tubo. Ayan. So, tips naman po mga kasari, kailangan maging kumpleto po ang ating paninda. Ayan. So, dapat kumpletuhin natin ang ating paninda mga kasari para ang ating mga customer ay hindi po bumibili sa iba. At, huwag natin sabihin na lagi tayong walang items. Kapag magtanong po ang ating mga customer po mga kasari na tayo ay kapag magtanong sila na mayroon ka bang stock na ganito, mayroon ka bang bintang ganito. So, kapag wala kayong stock mga kasari, sabihin nyo lang po mga kasari na wala na, ubos na, bukas bibili ako or mang grocery ako. Ayan. Huwag niyong sabihin na wala akong binta niyan, wala akong stock niyan. Kasi may puruhan po mga kasari na yung customer natin ay hindi na po babalik sa atin. Kasi sinabihan po natin na wala kaming bintang stock niyan. So, ayan po ang ating diskarte po mga kasari. Tulad po dito sa akin ay maraming naghanap ng ganyang stock. So, sinabihan ko po mga kasari na ubos na po ang aking stock. Pero nilista ko po mga kasari para hindi ko po makalimutan kung ano pong hinahanap ng mga customer. Ayan. So, pag kayo ay mamimili na po mga kasari, so kailangan bilhin niyo po mga kasari para pagbalik ni customer ay mayroon na po kayong ibigay at matatak na po sa kanyang isipan na ikaw ay mayroon kang binibintan niyang items na yan. So, ayan. So, tips number 3 po mga kasari, dapat tumili tayo ng items na maraming promo. Ayan. So, tulad po dito sa akin mga kasari, yung birds tree ang pinakamarami kong kinukuha dahil may promo. So, get 10 pieces, free 1 pieces. Ayan. So, ano na siya mga kasari? 11 pieces na po siya lahat mga kasari kasi free po ang isa. So, get 10 pieces, free 1 pieces. Ayan. So, sa 10 pieces po, sa 10 tie po ang aking kinuha po mga kasari ay mayroon pa akong 10 pirasong birds tree na free. Ayan. So, magkano po ang aking ginansya o tubo dyan? So, malaki ang tubo po natin mga kasari sa ating mga promo items. Ayan. So, dapat po mga kasari na yung mga anumang mga items ay dapat yun po ating kunin yung may mga pa-promo. So, doon sa aking pinamilihan mga kasari na groceryhan ay minsan lang po may promo. Kaya kapag makakita ko ng may promo mga kasari, ayan, sinusulit ko na po mga kasari magpulot ng marami para makasave po ako mga kasari. Ayan. So, ayan po mga kasari, tips number 4. Ito ay napakagandang tips mga kasari. Dapat mayroon po tayong tips na ganito. Ayan. So, ang tips na ito mga kasari ay isa din po ito na magpapaakit ng mga customer. Or isa din po ito na magpapa-attract ng ating customer. Ayan. So, yun po ang aking ginawa dito sa aking tindahan mga kasari na nakasiparit po mga kasari. Tulad ng mga kapag umaga, ang nakalagay po dyan ay mga seasoning, kape. Dahil yun po ang importante sa umaga. Kape at saka yung mga seasoning. Dahil yun po ang kadalasan na bibilhin kapag umaga po mga kasari. So, isa na din po mga kasari na pagandahin ang inyong arrangement ng inyong tindahan. So, dapat po mga kasari na maganda ang pagka-arrange. Kahit maliit lang po ang ating mga items mga kasari o pahinda natin mga kasari, basta sa tingin ng customer hindi makalat, hindi madumi, ay gaganahan sila magpabalik-balik sa inyong tindahan. Yun po ang isa sa importante po mga kasari na ang ating customer laging
pabalik-balik sa ating tindahan kasi sila ay na-attractan ng ating paninda o nagandahan sa ating pag-display. Ayan. Tulad sa aking ginawa po mga kasari, bago ko lang po ito na-share sa inyo. Yung latest upload natin mga kasari. Ayan. Yung paano kahatak ng maraming customer. Ayan. So yun pong aking technique mga kasari. Yung ginawa ko pong mga pagkain ng mga bata. Kasi doon po tayo sa mga bata, mga kasari na madaling makukuhang doon tayo malaking binta sa mga bata, mga kasari. Kasi yung mga bata po, mga kasari, ay mahilig bumili ng mga pagkain, yung mga kutkutin. Ayan. So yung aking mga pagkain ng mga bata, mga kasari, ay ginawan po na ng Thai. Binitay ko na po doon sa harapan mga kasari. Inarins ko po doon sa harapan. So, ayun mga kasari, simula kahapon, napakagandang epekto po mga kasari kasi araw-araw na po mayroong bumibili. Hindi tulad ng dati mga kasari na nilagay ko lang po sa estante. Ayan, walang binta. Kahit isang araw, walang binta kahit isa. Dahil hindi po nila nakita kung ano pong itsura ng mga pagkain na yan. Hindi po nila alam kung anong mga pangalan. Ang nakikita lang po nila mga kasari ay color. Pero hindi nila alam kung anong mga pagkain ang mga nakalagay dyan sa estante. So, ayan. So, ang ginawa ko po mga kasari ay ginawan ko po ng paraan na ilagay ko po sa harapan para yung aking mga items ay hindi na po maabutan ng expired at madali ko na pong ibinta. At isa din po mga kasari, huwag kayong mag-imbak ng mga paninda. Lalong-lalo na po mga kasari na mahina po ang ating bintahan. So isa na din po yan mga kasari na aking pinagsisihan dahil nag-stack po ako ng maraming mga pagkain ng mga bata noong wala pang klase. Nag-stack po ako kasi excited na po ako mga kasari sa opening ng klase. Baka malakas po ang bintahan ng mga pagkain tulad ng mga biscuit, mga fudge bar, mga joy donut, ganyan. Excited po ako sana. Ikaso, maling pagka-excited mga kasari, maling epekto pala. Kasi yung aking hinahandang mga pagkain para sa mga customer ko, mga bata, ay hindi pala mabinta. So, minsan lang po mga kasari, mayroong bumibili, pero hindi katulad noon na araw-araw mayroong bumibili. So, ngayon ay napakahina po ang ating bintahan mga kasari. So, ginawan ko na lang paraan mga kasari na iharap ko lang po sa harapan, inarins ko na lang po doon sa harapan para makita ng mga bata at ma-attractan po ang mga bata. So, ayun mga kasari, kaninang umaga mayroon pong feedback ng mga bata. Napakaganda daw tingnan yung aking ginagawang inarins ko po yung mga pagkain. Yung mga chicheria, yung hindi chicheria. Yung mga chicheria mga kasari, nilagay ko lang po sa tie wire. Inusa ko lang po doon, nakamix. So, yung mga hindi chicheria mga kasari, yung mga pujubar, ay inarins ko po sa tie para maganda tingnan at makapili po sila ng maayos. Ayan. So, yun po ang magandang tips po natin mga kasari. Dapat maganda ang arrangement natin. So, kahit kunti lang po ang ating mga paninda mga kasari, or kahit pa ilan-ilan lang po ang ating stock po mga kasari, ay importante po ay magandang arrangement and malinis tingnan po ang ating tindahan. Ayan. So, dito po tayo sa tips number 5 mga kasari. Ito ay napakagandang tips. Dapat mayroon kayo nito mga kasari or dapat hindi ito mawala sa inyo. Lalong-lalo po mga kasari, na tayo ay mainitin ang ulo, dapat hindi po natin gagamitin to. So, ito ay dapat i-apply natin sa ating sarili mga kasari, ang good service, customer service. Ayan. Napakaganda po ito mga kasari or isa din po na magandang epekto po ito mga kasari kapag gagamitin natin itong mga customer. Ayan. Isa din to sa mga kailangan at importanteng servisyo sa inyong mga customer kasi sila ang bumubuhay sa iyong sari-sari store or sa iyong tindahan. So, bigyan nyo sila ng good service. Ayan. So, huwag nyo po silang bigyan ng bad service. So, kung bigyan nyo po sila ng bad service mga kasari, sa tingin nyo ba, babalik ba ang inyong customer? Diba, hindi na. So, yun po ang importante mga kasari na bigyan po natin sila ng good service or customer service. Ayan. Dahil kapag binigyan natin sila mga kasari ng bad service, masasaktan din sila at hindi na po sila babalik sa ating tindahan. Ayan. May chance po mga kasari na hindi na po sila babalik sa ating tindahan at baka sabihin ka pa na magsarado ka na lang, huwag ka na lang magtinda. Kasi
ang pangit ng ugali mo. Ganyan. So, dapat po mga kasari ay magandang servisyo. Dapat naka-smile. Naka-martis kunti. Ayan. At saka, kukulitin niyo po kunti ang inyong customer. So, tulad po dito sa akin mga kasari, yung ginawa ko po dito mga kasari ay sa intro pa lang ng aking customer mga kasari, paparating na tumayo ako agad at sabihin kong, ano po sa'yo ate, ano po sa'yo bossing, ganyan po ang gagawin po natin mga kasari, huwag natin antayin na sila ang magsabi na bibili niya kung yan. So, paparating pa lang ang inyong customer mga kasari ay susugatin muna anong bibilhin mo, ano yung gusto nyo, ganyan. Yan po ang aking ginawa po dito sa aking tindahan mga kasari. So, kapag dumating na si customer mga kasari, tumayo po ako agad at tatanungin ko po kung anong gusto niya or anong hinahanap niyang items. Ayan. So, napakagandang servisyo mga kasari kapag i-greet niyo po siya. Good morning po. Kumusta po? And, hello, hi, ganyan. Pero dito sa amin mga kasari, kasi mga netibo, mga dibabaon, so ang ginawa ko po mga kasari ay, nukoy igi, nukoy ito, ayan, yun po ang aking ginawa dito mga kasari, dahil napakaganda po sa aking pagbigkas mga kasari na nukoy igi, nukoy ito. Hindi naman po ako netibo mga kasari, pero alam ko po ang salitang netibo. Yung minsan ay may alam po akong kunti na netibo po mga kasari. So, mayroon po akong kunting naiintindihan na masana yung mga salitang dibabaw. Ayan. So, ginigreet ko po sila mga kasari na nakoy. Nakoy ito. Nakoy po igi. Ano og bulo ano? Ayan. Yung mga ganyan mga kasari na ano yung bibilhin nyo? Ganyan. So, yung customer po na yan mga kasari ay bubukad po yung kanilang mga atay. Ayan. Kasi naka-smile ka pa lang. Kahit hindi maganda mukha natin mga kasari, dapat naka-smile po tayo mga kasari. So, yun po ang ating dapat ipapakita po sa ating mga customer. So, dito sa ating mga kasari, kadalasan po mga kasari ay dito po babagsak yung mga customer. Marami naman pong kapitbahay ko po ditong may tindahan. Pero, hindi ko po alam mga kasari bakit dito po kadalasan bumibili yung mga customer, yung lalong-lalo na po sa mga bata, yung mga teenager. So, dito po sila kadalasan bumibili. Kasi po, nakikita po na sa akin mga kasari ay hindi po ako nagsisigaw sa kanila. Kapag pumunta po sila dito sa akin mga kasari kapag bumibili sila, palit daw ani, sumayatso, ganyan po respect po natin mga kasari. Sa mga imong gusto, ganyan. So, huwag po natin sabihin mga kasari, kung sa imo, ano bibilhin mo, ganyan. So, huwag natin silang sigawan po mga kasari kasi may chance po mga kasari na yung customer natin na hindi na po babalik sa atin. So, magandang servisyo po mga kasari na dapat isan din yan ang good service. Good service sa mga customer natin. Yan po ang napaka-importante yung gagamitin po natin sa ating tindahan. Ayan. At isa din po mga kasari na huwag masyadong mahalan po ang ating mga paninda. Hindi ko po alam mga kasari bakit dito sa akin. Hindi naman masyadong may kamahalan. Yung iba na nga eh, yung ibang paninda mahal na po sa iba. Yung mga ibang mga produkto. Pero dito sa akin mga kasari, hindi po pareho ang presyohan po dito mga kasari eh. Yung mga customer natin ay naghanap ng mura. Ayan. So, siguro dito sa akin, kasi hindi po ako nagpataas ng presyo, yung iba po dito mga kasari, yung presyohan ay nagbis po sila sa presyohan ng ibang groserihan. Kasi yung binibilhan ng groserihan po mga kasari ay mahal po ang kanilang bintana. Tapos pagdating dito ay mahal na rin, siyempre mahal na po ang bintahan kasi mahal din po ang puhunan. So dito sa akin po mga kasari ay medyo mura-mura kasi doon po ako ng grocery sa Tagum. Siyempre, yung aking tubo, kunti lang po mga kasari kasi medyo hindi naman po kumahalan po ang ating puhunan. So, isa din po yan na makatatak ng ating mga customer. Ayan. So, dati po mga kasari, ang aking bintahan po noon, 200 lang po mga kasari noong nag-open pa lang po ako ng aking tindahan last 2019.
Ayan. So, maganda po ang aking bintahan na 2020. Ayan, 2020. Kasi, baguhan pa po ako dito at hindi po ako nila kilala kasi hindi po ako taga dito mga kasari. Taga Maragusan po ako. Kaya, yung ibang customer ay siguro kinikilatis nila ako kasi hindi po ako taga dito. At isa na din po siguro na mahina po ang aking bintahan noon. So ngayon po mga kasari, dahil ilado na po tayo or kabisado na po ako dito, kabisado na nila, so medyo times 10 na po ang ating bintahan po mga kasari. Minsan may binta tayong 3 to pataas, ganyan, or 1 to pataas, ganyan. So hindi po ubos ang binta natin sa 1K, ayan. Basta maganda lang po ang ating servisyo mga kasari. Huwag lang po natin sila sisigawan. Ayan, lalong-lalo na po mga kasari na mainit ang ating ulo. Tapos mayroon tayong trabaho. At isa na din po na ma-disturbo ang ating ginagawa mga kasari. Isa din po na makakainit ng ulo. So huwag po natin ilagay sa ating utak. So ilagay natin sa ating puso. Para yung ating customer ay mapapalapit sa atin. Kahit inip ka na mga kasari. Kahit surok na yung dugo mo, so huwag mong ipapahalata sa ating customer. So, saktan mo na lang yung sarili mo mga kasari. Huwag nyo lang saktan ang inyong customer. Ayan. Hindi ibig sabihin na bugbugin. So, huwag mo lang saktan sa iyong sasabihin. Ganyan. So, yun lang po ang aking sinishare sa inyo mga kasari. Sana naiintindihan nyo po ang aking 5 tips na in-apply ko po dito sa aking tindahan. So, ang bilin ko lang po sa inyo mga kasari na mapaganda ang bintahan natin. Pagandahin ang ating tindahan, malinis ang ating tindahan, at bigyan natin sila ng magandang servisyo. Ayan. Yun lang po ang aking bilin sa inyo mga kasari. At yan po mga kasari, maraming salamat sa inyong panonood. At congrats po mga kasari dahil abot na po ako ng 474 subscriber. Ma-reach ko po ang 1K subscribers. Sana tulungan niyo po ako mga kasari na makuha ko po ang 1K subscribers and more subscribers po mga kasari. So, maraming salamat po sa inyong panonood mga kasari at sana ay subaybayan niyo po ang aking channel and soon po mga kasari, don't skip ads. Ayan. So, paalala lang po ito mga kasari. Don't skip ads. Or, tama ba po mga kasari? Don't skip ads. Ganyan. So, ayan po mga kasari, kasi mahilig po ako, doon po ako nagtambay sa mundo ni Whitey. Ayan. Doon po ako tumambay. Ang dami ko pong hinahanap doon. Ayan. So, sana po mga kasari, marami pa po ako mapasyalang bahay. At, ayun, marami pa ako mapasyalang bahay at mapasyalan din ang aking bahay. Ayan. So, yun lang po ang aking kunting share sa inyo mga kasari. At maraming salamat po sa inyong suporta, sa inyong pagmamahal, sa aking mga solid subscribers na hindi po ako binitawan. Shout out po sa inyong lahat, lalong-lalo na po kay Ate GB, kay Sally Dr. Liro, kay nakalimutan ko na yung ibang mga kasari ko dyan. So, sa sunod po mga kasari ay shout out ko po kay mga kasari, yung mga solid ko pong mga supporter. Ayan. So, maraming salamat po sa lahat ng nagmamahal sa inyong suporta. Maraming salamat. Sana ay patuloy pa rin ang inyong suporta po, mga kasari. So, God bless po sa inyong lahat, mga kasari. And, bye-bye! Love you all!